sir, dito naman kami. Unang araw, umpisa sa trabaho, may nasira. Isang air handling nasira. Yung bearing. Yung bearing na bumagsak. Putol yung ano. Ito. Putol. Papalitan namin ng ano, papalitan namin ng arm, tapos lagyan ng plate. Yung pang ano lang, pang hanapan lang ng paraan para paano maka ano to, umiikot dahil wala akong spare eh. Kaya kailangan gawa ng paraan. Ito lang, ito yung pan room. Yan. Yan. Ito yung nasira. Ito mga ka-repair, titesting namin na i-re-repair tong pan na to. Papalitin namin ang bearing. Makikita nyo, may butas siya eh. Kaya gumawa kami ng plate. Plate. Ito. Itong plate na to. Ilagay rito. Para tapos i-rebit siya. And then, tapos i-rebit, i-install yung bagong arm. So, ito yung bagong arm. Arm, bearing arm. Papalitan namin ng ano, ng bagong bearing. Ayan. May bagong bearing kami na kinuha. Kompleto. Yung mga bearing. Ayan. Sa baka hindi pa kaya nakaano ito. Ito ang tawag na ano, bearing damper. Dito nakapasok yung bearing. Tapos parang ganito siya. Yan. Yung bearing nakapasok sa yung rubber, tinatawag namin na bearing damper. And then itong bearing na to, yan ang iipitin ng arm, itong arm bearing na to. Simple construction lang siya. Bali, madali lang. Eh, pag mapaklas ka ng bearing, madali lang siyang baklasin. Kaya titingnan nyo, i-assemble namin yan. Mamaya, makikita nyo kung paano namin i-assemble. And then, pag ano, baka nakita rin kayo ng ano, may mga ano din kami, may mga equipment. Ito, tinatawag na ano, ito. Yan. Ito, pang-align to, align. Para ma-align mo yung pan at saka yung motor. Leaser yan. Mamaya, ipapakita namin paano i-align. True laser. Pag matapos na. Ewan ko kung nakakita na rin kayo. May tools din kami na tawag. Ito, may tools din kami na yan. Baka nakakita ito. Itawag nito, riveter. Pero hindi na yung manual. Bali, ano na to, yung di battery. Hindi ka na mahirapan sa pagpipiga ng rivet dahil battery operated na siya. Kaya, dito, kumpleto naman sa gamit. Kaya medyo madali ang trabaho dahil yung gamit namin kumpleto eh. Dati kasi, yung pag mag-align ka ng ano, mag-align ka ng pulley, tsaka yung pulley ng motor, pag mag-align ka dati, roller lang, pero ngayon, laser lang gamit.
Kaya mas maganda yung ano, maganda yung pagka-align. Kaya mamaya titignan mo kung paano namin gagawin. Ito, pinapasok ko na yung ano, yung bearing sa rubber. Tapos may ano siya, yung tawag namin na adapter sleeve. Kasi itong bearing na to, tapered to siya. Pasok mo mong ganyan. Tapos ilagay mo yung lock niya, lock ring tawag. And then ilagay mo yung pang-lock. Yan, ganyan. Simple lang yung pag- na siya. Tapos kailangan linilinisin muna. Linilinisin mo sa yung shop para walang sabit. Yung kasama ko si Istoy. Yan. Ginawa na namin plate. Bar bits. Nakalock. Kailangan nakaano sa pin. Tapos i-align muna namin ngayon.
Ayan, nilalagay na ang build. Ayan, finished product. Pero mamaya papalitan namin ng ano, papalitan namin ng bearing din yung non-drive. Kasi bumigay na to, baka sira na yung ano sa kabila rin. Pero okay pa naman, pero para sure, para bago lahat, palitan na rin yung bearing sa likod, sa non-drive. Ligpit-ligpit muna kay kakain muna kami. Yan lang. Ay mga ka-reaper, nandito naman ako. Yung trabaho namin kanina natapos, medyo hindi ko na ma-videohan yun sa kabila kasi nagkaroon kami ng problema doon sa kabila dahil nung hinigpitan namin ay naputol yung isang bolt, pinalitan namin kaya hindi ko na video. Pero actually successful yung mga ginawa namin na napaandar na namin, gumagana na. Kahit nahirapan kami doon sa kabila, pero at least ngayon gumagana na siya. Yung kasama ko pala kanina si Istoy, yung ano yun, yung assistant na refrigeration engineer. Kasama ko siya yung assistant ko ngayon. Sana sa susunod na ano, sa susunod na video ko, panoorin niyo sang hindi pa naka-subscribe, sana mag-subscribe na. Tsaka hanggang dito na lang, till the next video vlog na gagawin ko. Maraming salamat po.